Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Magandang araw and welcome to my channel and my name is Adi. So please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and paki-click na rin po ang like button, comment section, and also paki-share na rin po ang video na ito. Enjoy the video guys and see you around! What's up mga ka-negosyo? Welcome again to my channel and this is Adi from Jark Custodian of Business Company Limited. So nandito naman po tayo for another episode na kung saan nanood kasi ako guys ng Itaewon Class, tama bang pagbanggit ko. Pero it is a Korean drama series pero hindi ko kasi siya nakita na parang super drama, something like that. Nakita ko siya na meron tayong matutunan as MSME owners. So, ito yung mga natutunan ko sa Itaewon Class. Ready ka na ba? Okay, if you are ready, before we proceed, please don't forget to hit the subscribe button and also the notification bell para kapag may mga bagong videos ako, you are always updated. Okay? So, una, ang natutunan ko ay first is have a vivid vision. Why do you want to do a business? So, pag sinabi kasi ito yung vivid guys, ito yung ibig sabihin nito, strong talaga siya yung sobrang malaking reason malakas na rason bakit gusto mo magkaroon ng isang negosyo. So kung yung rason mo is medyo gusto mo lang magkaroon ng negosyo dahil gusto mo lang ganito ganyan, baka hindi ka lang din magkaroon ng strive or ng strength na ipagpatuloy siya. Okay, so yun yung nauna ko natutunan sa Itaewon Class as a business owner. Pangalawa, planning. So, lagi tayo planning guys, planning. It is always being like that. So, we should not stop planning ulit, then planning kung ano bang gusto nating mangyari sa ating negosyo. Alright? Number 3. So, ang number 3 natin is marketing strategy is very important. So, wala po talaga siguro magsasucceed na isang negosyo if wala tayong idea or wala tayong marketing strategy na gagawin para maging successful ang negosyo natin. Kung napanood nyo yun guys yung Itaewon Class, sa una sobrang hirap talaga sila naggawin yung negosyo kasi wala talaga silang marketing strategy or hindi sila gumagawa ng marketing. Hinahayaan lang nila kung ano ba yung kung ano lang yung nandun kasi sila sa business district sila. Pero kahit sa business district ka, kung hindi kayo wala kayong marketing strategy, it would be useless. Tapos ang ginawa din nila, nakita nyo, napansin nyo, meron silang ginawa doon, traditional marketing and also the social media marketing. And the more effective way to do business or to have a market with your business is the social media marketing. So yun yung best effective way right now, di ba? Best, not as effective pa. So next, number 4. Big business starts small. So okay lang yan na maging inspiration natin ang mga malalaking business. Kasi lahat naman ng yan ay nag-uumpisa talaga sa maliit lang. So huwag kang matakot na ano, ako small business pa lang ako, maliit pa lang ang negosyo ko. So nakilala ko, malalaki na yung ano niya, mga negosyo niya, pakita ko, ito pa lang. Guys, magkakaiba tayo ng timeline, alright? So kung ang timeline nyo ngayon, kailan nag-uumpisa, do not be, huwag kang mag-alala kasi dati ang panahon, magiging malaki din ang negosyo mo. So magkakaiba tayo ng timeline, ibig sabihin magkakaiba rin tayo ng panahon kung kailan lalaki ang negosyo natin. Alright? Next, value your people, not money. Value trust to gain. So ibig sabihin lang yan guys, dapat kumuha tayo ng makakasama natin sa negosyo sa ating mga magiging employee natin. Yung pagkakatiwalaan talaga natin, may tiwala tayo sa kanyang talent, may tiwala tayo sa kanyang skills, may tiwala tayo sa kanyang talino, kasi kailangan natin din sila na magkaroon ng trust sa atin. So it's a process. If we value our people, if you value your employees, your staff, your employees and staff will have a trust in you. And if that happen, magiging successful ang business nyo. Why? Kasi ito yung mga employee at mga kasama nyo sa negosyo, they are going to do their best, their effort, para matulungan ka na maging successful ang negosyo nyo. Kasi if you are not going to value your people, everything will be like, alam mo yun, hindi talaga magsasexy mo siya. Kasi pasa ang mangyayari niyan, mag-resign sila because they are not enjoying with your company anymore. But if you are going to value them, they are going to stay with you from the very start hanggang maging successful ka. Okay? Alright, so ang number 6 natin, your past doesn't define your future. So ibig sabihin lang yan guys, kahit ano man ang nakaraan mo and if you are decided
to be a businessman or businesswoman, huwag mong isipin kung ano yung nakaraan mo. Kasi it would only hinder kung ano ba ang plalak mo or plano mo sa maging negosyo mo. So kung ikaw ay hindi graduate ng kahit ano, kung ikaw ba ay ex-convict or whatever happened sa mga nakaraan mo, huwag kang manatili doon sa past na yun. So you need to move on sa past na yan and you need to focus kung ano ba ang plano mo sa iyong magiging negosyo. Alright, number 7. Never be afraid to compete with big companies. Alam naman natin guys na bawat isa sa atin, meron tayong mga ini-inspire na mga negosyante or negosyo na tinitingnan natin o tinitingalan natin na someday gusto natin maging ganun din ang negosyo natin. Pero, never be afraid na sabihin mo sa sarili mo na you are going to compete with them. That someday, you will be higher than them. So, if you think you are low ngayon, ikaw yung mababa, you need to make sure that someday mapatayan mo man siya or malampasan mo siya. So yun dapat ang lagi natin isipin as small business owners right now as of the moment. Alright? Number 8. Take your time. Do not rush. So take your time guys. Sabi ko nga sa number 2, di ba? Planning, planning, planning. So sa number 8, it would only support doon sa number 2 natin, sa number 2 na natutunan ko na planning, 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 na take your time, do not rush. Kasi hindi naman biglaan ang pagiging successful sa isang negosyo, okay, mga ka-negosyo. Kasi meron talaga tayong timeline dapat ginagawa dyan. Minsan nag-fail tayo, minsan hindi, minsan maging successful tayo, or maging successful isang plano natin. Kasi meron tayong kanya-kanyang timeline. So do not rush, huwag kang magmadali. Be patient enough na alam mo sa sarili mo na magiging successful din ang negosyo mo in due time. Alright? Number 9. Never stop learning. Have a mentor. Ito guys, sobrang importante nito. No man is an island. Okay? It doesn't mean na ikaw ang nakaisip ng negosyo, kaya mo siya gawin mag-isa. It would be better kung marami nag-iisip kung ano meron sa negosyo na yan. Wala pa akong nakilala na isang negosyante na naging successful dahil siya lang ang kumilos. Lahat ng mga naging successful na business, it is because of teamwork. It is because meron tayong kinakausap na mentor. Huwag kang mahiya na magtanong sa mga kakilala mo or sa mga kaibigan mo na you think is talagang naging successful na in this kind of industry. Kasi sa pagtatanong na yan, makakakuha ka ng idea or tips na pwede mong gamitin. Okay? At the same time, kung hindi ko nahiya ka talaga na mag-ask ng mga mentors, mga kakilala mo, try mong mag-research kung saan ba pwede makakuha ng mentor. And you know what? Sa Go Negosyo ng DTI, they are looking right now for mentees. So mag-start sila sa online. Actually, nakapag-apply na din ako dito. So, hindi ko lang alam kung makapasok ako doon. Pero, ang kailangan kasi nila, may requirements sila na dapat existing na yung business for a year. Then, dapat registered ka, etc. So, wag kang marami naman ngayon ang binibigay yung gobyerno in regards sa MSME. Dahil the government already acknowledged that MSMEs are very important to our economy. So, that's why meron silang ginagawang mga services para sa atin. So, isa na nga dyan is yung Go Negosyo ng DTI wherein pwede kang maghingi ng tulong or ng tips sa mga mentors. Kailangan mo nga lang mag-apply. So, hindi po siya lalapit sa inyo, guys. Tayo ang may kailangan ng tulong. Hindi po sila ang may kailangan sa atin. So, it would be better na tayo ang maghanap, tayo ang lumapit sa mga dapat natin lapitan and ask for help. Kung ano bang may tutulong nila, ano bang mga suggestion nila in regards to our business. Okay? Number 10, always have a backup plan. Okay? Ibig sabihin lang yan, guys, mga kanegosyo, mga everyone, hindi natin maiiwasan na mag-fail ang plano natin. Pero dapat during sa pagpa-planning natin sa ating negosyo, meron tayong backup plan. So meron tayong plan B, may plan C, or kahit ilang plan or ilang backup plan meron ka. Kasi hindi talaga maiwasan yan. Most probably, 80% ng plano natin is failed. Pero you are not going to fail your business if you have a backup plan. So kapag katulad ngayon, itong nag-COVID-19, hindi ito
natin inaasahan. But if you have already a backup plan, hindi ka mahihirapan sa negosyo nyo. Lahat tayo na-shock. It's normal na masashock tayo in regard sa pagdating itong COVID-19 na ito kasi lahat affected talaga. Pero make sure that this time, sa panahon na ito na naka-lockdown tayo or naka-quarantine tayo, this is your time to think kung ano bang maging plano nyo after COVID-19. Alright? So, I hope guys na meron kayo natutunan sa video na ito. Huwag tayong sumuko. And before we proceed, meron lang akong isa-summarize ka lang. Ulitin ko lang yung mga 10 lessons na natutunan ko sa Itaewon class as business owner. Number 1, have a vivid vision why do you want to do business. Number 2, planning. Number 3, marketing strategy is very important. Number 4, big business starts small. Number 5, value your people, not money, trust to gain. Number 6, your past doesn't define your future. Number 7, never be afraid to compete with big companies. Number 8, take your time, no need to rush. Number 9, never stop learning, have a mentor. And number 10, always have a backup plan. Hindi ko naman sinasabihin na sundin nyo lang yan or sundin nyo kung ano man ang sinabi ko. Kung ano lang sa palagay nyo na makakatulong sa negosyo nyo currently, yun ang kunin ninyo, alright? So ngayon guys, alam ko na we are really struggling right now sa pagdating nitong COVID-19 na to kasi hindi talaga tayo handa. Bigla tayong, na-shock talaga tayo sa lahat kasi talagang hindi tayo pwede mag-open kasi hindi pwede. So ito na lang talaga yung mga industry na pinayagan ng gobyerno na magpatuloy pa rin mag-open. But kahit nagpapatuloy sila mag-open, limited pa din yung access nila sa lahat ng mga bagay. So ibig sabihin, hindi talaga nabibigay natin yung full natin as mga negosyante. So, ano bang pwede natin gawin right now? It's been already 25 days siguro. Siguro, we should not be lazy or huwag tayong patamad-tamad. This is the time para mag-isip, magplano, magkaroon ng backup plan, magkaroon ng mga backup plan na next time na magkaroon ng situation, ano pang gagawin natin, etc. Alright? And also, this is the right time din guys na pagdasal natin, pag-isipan natin, or ano pa bang pwede natin gawin sa negosyo natin. I know that it is really, really, really hard for us MSMEs kasi kapag wala tayong income, wala rin tayong pambayad sa lahat ng mga bills natin. Hopefully nga guys, makita to ng gobyerno din. Alam ko marami talaga tayong mga reklamo sa gobyerno na hindi tayo masyado napapansin right now. But guys, alam naman ng DTI yan, alam naman ng nasa nakaupo yan, especially yung Go Negosyo. Try nyo i-follow pala yung Go Negosyo. Sobrang dami ko din natutunan doon. Meron silang 3 beses na nagla-live sila sa Facebook. May mga iba't ibang subjects sila na pinag-uusapan. So, follow nyo yun guys sa Go Negosyo. Search nyo lang sa FB Go Negosyo. Possible baka may makatulong sa negosyo nyo. Alright, so hindi ko ito papatagal guys. Maraming salamat sa panonood sa aking video right now. Please stay safe, stay at home. Kakayanin natin itong lahat. As of now, plano tayo para sa negosyo natin. So, hanggang dito na lang guys. Again, my name is Adi. I am from Jar Custodian of Business Company Limited. Your asset to your liabilities. Have a good day, everyone.